Nawawala ba ang kaligtasan? Ang sagot, oo. Halika at alamin natin. Ang mga taong nakakilala na kay Hesukristo na Panginoon at Tagapagligtas ay tumalikod na sa kasamaan ng mundo. Ngunit kung muli silang bumalik sa kasamaan at maging alipin muli nito, mas masahol pa sa dati ang magiging kalagayan nila. Mas mabuti pang hindi na nila natagpuan ang landas patungo sa matuwid na pamumuhay, kaysa sa natagpuan nito at talikuran lang sa bandang huli ang mga banal na utos na ibinigay sa kanila. Bagay sa kanila ang kasabihan, ang aso'y kumakain ng suka niya, at ang baboy paliguan man ay babalik din sa kanyang lubluban. Ang aliping nakakaalam ng kagustuhan ng amo niya ngunit hindi naghahanda at hindi gumagawa ng kanyang tungkulin ay tatanggap ng mabigat na parusa. At ang aliping hindi nakakaalam ng kagustuhan ng amo niya at nakagawa ng kamalian ay parurusahan din, pero magaan lang. Ang binigyan ng marami ay hahanapan ng marami. Mas marami nga ang pananagutan ng pinagkatiwalaan ng mas marami. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Walang alipin na mas higit sa kanyang amo, at wala rin isinugo na mas higit sa nagsugo sa kanya. Ngayong alam nyo na ang mga bagay na ito, mapalad kayo kung gagawin nyo ang mga ito. Kung alam ng isang tao ang mabuti na dapat niyang gawin, pero hindi naman ginagawa, nagkakasala siya. Nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus na ating Panginoon na nagbigay sa akin ng lakas na maglingkod sa Kanya dahil itinuring niya akong mapagkakatiwalaan. Kaya nga pinili niya akong maglingkod sa Kanya kahit na nilapastangan ko siya noong una. Bukod pa riyan, inusig at nilait ko ang mga sumasampalataya sa Kanya. Ngunit kinaawaan ako ng Diyos dahil ginawa ko ito noong hindi pa ako sumasampalataya sa Kanya at hindi ko alam ang ginagawa ko. Sadyang napakalaki ng biyayang ipinagkaloob sa akin ng ating Panginoon, pati na ang pag-ibig at pananampalataya na napasa atin dahil kay Kristo Jesus. Ito ang katotohanang dapat tanggapin at paniwalaan ng lahat. Naparito si Kristo Jesus sa mundo para iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamakasalanan sa lahat. Ngunit kinaawaan ako ng Diyos para maipakita ni Hesukristo sa pamamagitan ko kung gaano siya katiyaga sa mga makasalanan. Magsisilbing halimbawa ang ginawa ni Kristo sa akin para sa iba na sasampalataya sa Kanya na pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan. Purihin at dakilain magpakailanman ang haring walang hanggan at walang kamatayan, ang di nakikita at nag-iisang Diyos. Amen. Ngunit kahit na ganoon ang nangyari sa kanila, nanatili pa rin ang pangako ng Diyos na makakamtan natin ang kapahingahang mula sa Kanya. Kaya mag-ingat tayo, at baka mayroon sa atin na hindi magkakamit ng pangakong ito, sapagkat nakarinig din tayo ng magandang balita katulad nila, pero naging walang saysay ang narinig nila dahil hindi sila sumampalataya. Tayong mga sumasampalataya ang magkakamit ng kapahingahang mula sa Diyos, ngunit hindi ito makakamit ng hindi sumasampalataya, dahil sinabi ng Diyos, "Sa galit ko isinumpa kong hindi nila makakamtan ang kapahingahang galing sa akin." Hindi ibig sabihin na wala pa ang kapahingahan. Ang totoo, nariyan na ito mula pa ng likhain ng mundo. Sapagkat sinasabi ng kasulatan tungkol sa ikapitong araw, "Sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha." At sinabi rin sa kasulatan, "Hinding-hindi nila makakamtan ang kapahingahang galing sa akin." Malinaw na niloob ng Diyos na may magkakamit ng kapahingahang ito. Pero ang mga nakarinig noon ng magandang balita ay hindi ito nakamtan dahil sa pagsuway nila sa Kanya. Kaya muling nagtakda ang Diyos ng isa pang pagkakataon na walang iba kundi ngayon. Dahil pagkalipas ng matagal na panahon, sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni David, "Kung marinig nyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang puso ninyo." Dahil kung tunay na nadala ni Josue sa kapahingahan ng mga tao noong una, hindi na sana nagsalita ang Diyos tungkol sa isa pang kapahingahan.
Kaya may kapahingahan pang nakalaan sa mga taong sakop ng Diyos. At ang kapahingahang ito ay katulad ng pagpapahinga ng Diyos sa ikapitong araw. Sapagkat ang sinumang magkakamit ng kapahingahang mula sa Diyos ay makapagpapahinga rin sa mga gawain niya, tulad ng pamamahinga ng Diyos matapos niyang likhain ang lahat. Kaya sikapin nating makamit ang kapahingahang ito. Huwag nating tularan ang mga tao noong una na sumuway sa Diyos at baka hindi natin ito makamtan, sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos at higit na matalas kaysa sa alinmang espadang magkabila ang talim. Tumatagos ito hanggang kaluluwa at espiritu at hanggang sa kasukasuan at kaloob-looban ng buto. Nalalaman nito ang pinakamalalim na iniisip at hinahangad ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos. Nakikita niya at lantad sa paningin niya ang lahat at sa Kanya tayo mananagot. Kaya panghawakan nating mabuti ang pinaniniwalaan natin dahil mayroon tayong dakilang punong pari na pumasok sa kalangitan na walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Nadarama rin ng ating punong pari ang lahat ng kahinaan natin dahil naranasan din niya ang lahat ng pagsubok na dumarating sa atin. Pero hindi siya nagkasala. Kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng maawaing Diyos para matanggap natin ang awa at biyayang makakatulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Sapagkat kung sasadyain pa nating magpatuloy sa paggawa ng kasalanan, pagkatapos nating malaman ang katotohanan, wala nang handog na maiaalay pa para mapatawad ang mga kasalanan natin. Tanging ang nakakatakot na paghuhukom at nagliliyab na apoy ang naghihintay sa mga taong kumakalaban sa Diyos. Ipinapapatay noon ng walang awa ang lumalabag sa kautusan ni Moises kapag napatunayan ng dalawa o tatlong saksi ang paglabag niya. Gaano pa kaya kabigat ang parusang tatanggapin ng taong lumapastangan sa anak ng Diyos at nagpawalang halaga sa dugo na nagpatibay sa kasunduan ng Diyos at naglinis sa mga kasalanan niya? Talagang mas mabigat ang parusa sa mga taong ito na humamak sa maawaing banal na espiritu. Sapagkat kilala natin ang Diyos na nagsabi, "Ako ang maghihiganti, ako ang magpaparusa." At mayroon ding nakasulat na ganito, "Hahatulan ng Panginoon ang mga taong sakop niya. Kakilakilabot ang kahihinatnan ng mga hahatulan ng Diyos na buhay." Alalahanin niyo ang nakaraang panahon. Noong una kayong naliwanagan, dumaan kayo sa matinding hirap, pero tiniis niyo ito at hindi kayo nadaig. Kung minsan inaalipusta kayo at pinag-uusig sa harapan ng mga tao, at kung minsan namay dinadamayan niyo ang mga kapatid na dumaranas ng ganitong pagsubok, dinadamayan niyo ang mga kapatid na nakabilanggo, at kahit inagawan kayo ng mga ari-arian, tiniis niyo ito ng may kagalakan dahil alam ninyong mayroon kayong mas mabuting kayamanan na hindi mawawala kailanman. Kaya huwag kayong mawawala ng pananalig sa Diyos dahil may malaking gantimpalang nakalaan para sa inyo. Kailangan ninyong magtiis para masunod niyo ang kalooban ng Diyos at matanggap niyo ang ipinangako niya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, "Sandaling panahon na lang at darating na siya. Hindi na siya magtatagal. At mabubuhay ang taong itinuring kong matuwid dahil sa pananampalataya niya. Ngunit kung tumalikod siya sa akin, hindi ko na siya kalulugdan." Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod sa Diyos at napapahamak, kundi kabilang tayo sa mga sumasampalataya at naliligtas.